Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Taboy. Taong 1988, Sierra Bulyones, Bohol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagdaraos ng linggo ng Semana Santa. Lahat ng mga albularyo at antingero noon naging abala sa pagkukuha ng mga medalyon at buhay na mutya. Bilang isang ordinaryong tao, hindi na niya sinubukan pang makisabay sa mga ito. Para kay Taboy, walang silbi ang mga ganoong uri ng karga kung nagugutom naman ang kanyang pamilya. Hindi rin siya naniniwala sa mga araw ng pamamahinga, lalo pat kinakailangan niyang makapaglagay ng makakain sa kanilang hapagkainan. Dahil sasalat sila noon sa pamumuhay, kaya na may kahit ano na lang, inuulam nila. Ultimo palaka at mga maliliit na isda na halos hindi na mapakinabangan, pinagtsatsagaan yon ng kanyang pamilya. Merong dalawang anak itong si Taboy. Lahat ito puro may mga diferensya. Kung hindi baldado ang isa, may sakit naman sa pag-iisip ang isa. Bagaman gano'n ang kanyang anak, hindi nababago ang kanyang paningin dito. Niminsan, hindi nakaramdam si Taboy ng kalungkutan sa tadhana ng kanyang mga anak, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na parte yon sa kagustuhan ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Habang abala ang mga tao sa kanilang lugar, itinoo naman ni Taboy ang kanyang atensyon sa mga masusukal na parte ng kakahuyan para manguha ng kanilang makakain. Abutin man siya ng gabi sa lugar na yon, hindi niya ito alintana, lalo pat isa lamang ang nais niya, at yon ay ang makapagdala ng pagkain sa kanilang tahanan. Kahit marami na siyang iniindang karamdaman noon sa kanyang katawan, hindi yun sapat para siya ay panghinaan. Alam niya sa kanyang sarili na kapag nagkasakit siya, magugutom sila. Ang pinakaayaw niyang mangyari sa lahat, makita ang kanyang asawang nagkakandara pa sa pagtrabaho, mairaos lamang ang kanilang pamilya. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes Santo, habang naninila sa kagubatan itong si Taboy, meron siyang napansing lalaking hubot-hubad na gumagapang sa gilid ng mabasang bahagi ng gubat. Dahil sa pag-ungol nito habang gumagapang, kung kaya't nagawa nitong maagaw ang kanyang pansin. Nang makita niya ito, nadatnan niya yung naliligo sa putik habang pilit nitong tinatakpan ang mga sugat sa katawan gamit-gamit ang mga dahon ng halaman. Bakas sa pagmumukha ng lalaking yon, ang animoy matinding hirap na kanyang pinagdaanan. Dala ng awa noon ni Taboy, agad naman niya yung nilapitan para tulungan. Subalit, pagramdam ng lalaki sa kanyang kamay na dahan-dahang iniaangat ang balikat nito, agad naman siya nitong sinuway, sabay sabi ng, "Hayaan mo na ako! Hindi ako karapat dapat na mabuhay sa mundo. Isa kong salot at walang silbi! Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo man lang ba naisip ang pamilya mo? Ang problema kung sayang nawawala, kinakailangan mo lang magpakatatag. Bumangon ka na. Hayaan mong tulungan kita." Sagot naman dito ni Taboy. Matapos namang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, hindi na yon nakaimik gawa ng pilit nitong pinipigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi naglaon, nang medyo kumalma na ang lalaking yon, mahinaho na din yung sumunod sa kanyang nais. Para hindi makakuha ng pansin ng lalaki sa kanilang baryo, minabuti niyang pahiramin ito ng kanyang dalang damit. Bahagya niya ring nilinis ang putik nito sa katawan sa pamamagitan ng isang bukal na malapit sa kanilang kinaroroonan. Makalipas lamang ang ilang minuto, kasalukuyan na nga silang nagpapahinga sa loob ng bahay nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya nalaman ang pangalan ng lalaking yon at kung saang lugar ito nagmula. Inilahad din ito sa kanya
kung gaano kapanganib ang pamilya nitong pinagmulan at kung ano ang maaaring gawin nito sa oras na magawa nitong malaman na hindi pa siya tuluyang namatay. Ayon pa sa kwento ng lalaki, hindi sila katulad ng mga taong namumuhay sa mga baryo. Mga bukod-tangi silang tao, gawa ng may kakayahan silang hindi kayang gawin ng ordinaryo. Dagdag pa nito na, may posibilidad na mapahamak ang pamilya ni Taboy sa oras na malaman ng kanyang ama na yon ang mga taong nagligtas sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, nangako ito sa kanya na sa lalong madaling panahon, kusa yung aalis sa kanyang puder. Ayaw nitong manatili, lalo pat nagdadala lamang siya ng kapahamakan sa mga taong nagmamagandang loob lamang na tumulong. Nang marinig naman yon ni Taboy, agad naman niyang tinanong ang lalaki kung saan yon tutungo. Labis kasi siyang nag-aalala roon, lalo pat nasisiguro niyang hindi pa nito gaanong nababawi ang kanyang lakas. Huwag mo na muna kaming alalahanin, kaibigan. Ang importante ay makabawi ka. Hayaan mong tulungan kita sa mga bagay na kinakailangan mo sa ngayon. Ayos lang na manirahan ka dito ng isang buwan o higit pa. Basta ba'y masiguro nating nasa maayos ka ng kalagayan bago ka umalis. Yung mga sugat mo kasi sa likod, masyadong mapanganib kapag yan ay napabayaan. Wika ni Taboy sa lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na nito ninais pang umimik, bagkus ay sa pamamagitan lang ng pagtango, inilhad nito sa kanya ang pagsang-ayon na nais niyang marinig. Lumipas pa ang mga araw, kahit may iniindang karamdaman ng lalaking yon, naging katuwang niya ito sa pangunguha ng pagkain sa gubat. Hindi naglaon dahil sa pagiging magkasundo nilang dalawa, kaya na may hindi nila napansin na isang buwan na pala ang lumipas. Habang patagal ng patagal ang kanilang pagsasama, doon napansin ni Taboy ang napakabagal na paghilom ng sugat nito. Dahil sa sitwasyon ng kaibigan niyang yon, kaya na may binalak niya yung ipakonsulta sa albularyo. Pagdating nila sa bahay ng manggagamot sa kanilang lugar, laking gulat na lamang niya nang hindi pa man sila nakakapasok, hinarang na sila nito. Pwersahan siyang inilayo ng matandang yun sa lalaki na parabang merong nangyayaring hindi niya nauunawaan. Pagtitigan nila ng matanda, bigla naman siya nitong binulungan ng... Ano ba ang nakain mo, Taboy? Bakit ka nagdala ng gabunan sa tahanan ko? Sino yung taong yan? Paano kayo nagkakilala? Nang akmang sasagot na siya, agad namang lumapit ang kaibigan niya para kumprontahin ang matanda. Tapatan itong inilahad sa manggagamot, hindi sila tumungo roon para manggulo. Ang nais lamang nila, maipakonsulta ang sugat niya. Dagdag pa nito, wala siyang dapat ipag-alala sa kadahilan ng matagal na niyang napangibabawan ang halos karamihan sa pangontrang alam ng albularyo. Matapos naman yung marinig ng matanda, dali-dali naman itong pinaalis ang lahat ng taong naghihintay sa kanilang torno. Nang silang tatlo na lamang ang naiwan doon, agad naman silang pumasok alinsunod sa nais ng kaibigan ni Taboy. Maya-maya pa, nang hinubad na ng kaibigan niya ang damit nito, doon tumambad sa kanila ang napakalalim nitong mga sugat na animoy hiniwa ng matatalas na kuko. Pagsilay doon ng albularyo, maging ito man, hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang nasilayan. Dala ng takot at pangamba nito para sa buhay ng kaibigan ni Taboy, dali-dali naman itong kinuha ang lahat ng kanyang mga gamot na may kakayahang magpahilom ng sugat. Kung ano-ano nang ginawa roon ng matanda, pero nanatiling buhay pa rin ang sugat nito. Ang labis pa nila noong ikinagulat ay yung parang pumipitik na sugat ng kaibigan niya. Pagdating ng puntong napagtanto ng manggagamot na wala na siyang magagawa, sinubukan niyang kausapin ito sa pagbabaka sakaling sa salaysay ng lalaki, magagawa niyang malaman ang pinanggagalingan ng mga buhay nitong sugat.
Nang marinig naman ang kaibigan ni Taboy ang nais nitong mangyari, hindi na ito nagdalawang isip na umamin. Ayon dito, hindi totoong dahil sa problema, pinili niya noong kitila ng sarili niyang buhay. Sa katunayan, kaya siya natagpuan ni Taboy sa gubat na yon ay dahil sa pilit siya noong tumatakas sa mga tauhan ng kanyang amang papatay sa kanya. Tuwing sumasapit kasi ang Semana Santa, nagkakaroon ng duelo sa lahat ng anak ng ama niya. Sino man ang matalo, mamamatay alinsunod sa batas ng duelo. Dagdag pa ng kaibigan ni Taboy, kaya lang naman siya natalo noong mga oras na yon sa kadahilan ng dinaya siya. Gumamit ng salamangka ang kanyang nakatatandang kapatid noong mga sandaling malapit niya na yung madaig. Dagdag pa nito na, maaaring hindi na rin sila sana magkikita noon ni Taboy kung hindi lang naawa sa kanya ang tauhan ng kanyang amang naging sanggang dikit na niya. Mariin din itong inilahad sa kanila, hindi basta-bastang mapapahilom ang sugat na yon ng kahit na anong karunungan sapagkat nagtataglayo ng sumpa. Dahil sa tinamo niya yon ng gabi ng Huwebes Santo, kung kaya't maghihilom lang ito pagsapit ng susunod na Huwebes Santo. Sa mga panahong hindi pa umaabot sa araw na yon, anuman ang gamitin doong lunas, kusang papatayin ang sugat. Ayon pa sa kaibigan niya, kahit alam niyang hindi makakatulong ang albularyo, pinilit niya pa rin doong pumunta dahil sa pamimilit ni Taboy. Matapos naman yung marinig ng albularyo, minabuti nitong wag nang aksayahin ang lunas na kanyang inilabas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din nila napag-alaman ang nalalapit na paghihigante ng lalaki sa kapatid nitong nandaya sa kanya sa duelo. Yun lang umano ang nag-iisang paraan para muli siyang makabalik sa kanilang pamilya. Mariin din itong binalaan ng dalawa ukol sa posibilidad ng isang labanang maaaring sumiklab sa lugar nila. Hindi ako naniniwala na hindi pa rin nila ako naaamoy hanggang sa mga oras na ito. Kapag nagdesisyon pa kayong panatilihin ako rito, maaaring maging kayo maapektuhan. Ayos lang din naman kung paalisin mo na ako, Taboy. Sapat na sa akin ang ilang buwan nating pagsasama ng masaya. Pangako, kapag naayos ko na ang sigalot sa aming pamilya, babalik ako rito para gantihan ang iyong mga mabubuting ginawa. Matapang na wika ng kanyang kaibigan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nanatili lang naman siyang tapat sa mga katagang kanyang ipinangako. Ayon sa kanya, anuman ang mangyari, hindi niya pahihintulutan na mapahamak ang kaibigan niya. Bukod kasi sa itinuring niya na yung kadugo, masyadong marami na din ang rason upang hindi niya yon pabayaan. Dagdag pa niya na, kung sakali mang dumayo sa kanilang baryo ang kapatid nito, hindi siya mag-aalangang makiisa sa labanang magaganap. Matapos niya itong mailahad, nangako naman ang albularyo na tutulong ito kung sakali mang mangyari ang bagay na yon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang umuwi sila Taboy sa kanilang tahanan. Habang abala sila sa paggawa ng mga gawaing bahay, doon nila napag-usapan ang mga kinakailangan nilang gawin bilang paghahanda. Sa paglipas pa ng mga araw, kung ano-ano na ang ipinakuha sa kanya ng kaibigan niya, masigurong may malakas na proteksyon ang kanilang tahanan. Pinabili siya nito noon ng mga pinatuyong kabayong tubig at pinakuha din siya nito ng mga dahon ng badyang. Ikinalat nila yon sa kanyang tahanan nang sa gayoy hindi makakapagsalise ang nilalang. Sa pagsapit ng Biyernes ng gabi, habang kumakain sila ng hapunan, bahagya namang napatigil ang kaibigan niya nang makaramdam yon ng kakaiba sa paligid. Pagtayo nito, agad naman niya yung sinundan habang patuloy yung tinatanong ukol sa mga nangyayari. Pagkalahad naman ito na naroon na sa kanilang lugar ang kanyang kapatid, dali-dali namang dinukot ni Taboy ang kanyang talibong sabay tungo sa entradang pinto ng bahay.
Bago sila tuluyang lumabas, mariin naman siyang pinaalalahanan ng kanyang kaibigan na kapag tinanggap ng kapatid nito ang alok niyang duelo, huwag na niyang susubukan pang makialam. Ang kinakailangan niyang gawin, siguraduhing mailayo ang kanyang mga anak sa mga kasama nito na pasimpleng nagmamasid sa lugar nila. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng kaibigan niya, agad naman siyang nanatili sa gilid ng bahay nila. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nila nasilayan ang paglapag ng isang matikas na lalaki na merong malalapad na pakpak. Nanlilisik ang mga mata nito at meron yung halos ilang pulgadang matutulis na pangil. Bago pa man yun makalapit sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita ni Taboy kung papaano magpalit anyo ang kanyang kaibigan. Sa isang iglap, nasipat niya yung unti-unting lumalaki ang buong katawan na siya namang labis niyang ikinagulat. Paglitaw ng mga malalapad nitong pakpak, buong puwersa naman yung sumugod sa kapatid nito. Nagbuno ang dalawang yon, hanggang sa doon na niya tuluyang masilayan ang kapatid nitong halos hindi man lang makapalag. Ilang beses yung ibinalibag ng kanyang kaibigan, subalit wala yung nagagawa para makapaghigante. Nang maantala ng bahagya ang duelo ng dalawa, dali-dali namang bumalik sa tabi niya ang kanyang kaibigan. Habang nag-aangil ito, panay naman ang ginagawa nitong paghawi sa kanyang pangil dahil sa maliit na piraso ng balat ng kapatid nito na sumingit doon. Maya-maya pa, nang medyo bumaba na ng bahagya ang tensyon sa paligid, doon na naglakas loob ang kaibigan niya na hamunin yon ng duelo. Dahil sa dami ng mga nilalang nakasama nito, kung kaya't wala na yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Nang marinig naman ang kanyang kaibigan ang pagsang-ayon nito, agad naman siya nitong inabisuhan na tawagin ang albularyo. Mariin kasi nitong inilahad sa kanya, magpupumilit na lipulin ng mga alipores nito ang kanyang pamilya alinsunod sa batas ng kanilang duelo. Matapos naman itong marinig ni Taboy, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa bahay ng albularyo. Pagbalik nilang dalawa, bumungad sa kanila ang iilang mga aswang na animoy pinipilit wasakin ang kanilang tahanan. Sa loob nito, rinig na rinig naman niya ang kanyang mga anak na umiiyak habang humihingi ng tulong. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na sila nagdalawang isip na sugurin ang mga aswang. Paglapit nila noon sa kanyang tahanan, agad namang umihip ng usal sa hangin ng matanda at kasabay nito ang paglapat nito ng trespiko sa dingding ng bahay. Nang maisakatuparan na yon ang albularyo, kitang-kita nila kung papaano pangilagan ng mga aswang ang bawat parte ng kanilang tahanan. Nang mapagtanto ng mga itong hindi nila mapapaslang ang mag-iina ni Taboy, nagdesisyon na ang mga nilalang na yon na unahin silang dalawa. Nang mapagtanto naman yon ang matanda, agad naman siya nitong itinago sa likod nito habang patuloy lamang sa pag-uusal. Nang masipat naman nila ang pagsugod ng mga nilalang na yon, pilit naman silang umatras patungo sa kanyang tahanan habang sumisigaw. Maya-maya pa, pagramdam ng manggagamot na masyado ng marami ang kalaban nila, agad naman itong hinugot ang daladala nitong buntot pagi at walang habas na pinagahampas sa mga aswang. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't agad namang nagkaroon ng pagkakataon sila Taboy na makapasok sa loob ng bahay. Pagtrangka nila noon ang pinto, dali-dali naman silang tumungo sa altar upang manalangin. Lumipas pa ang kalahating oras, kahit papaano, hindi na rin nila nararamdaman ang pagpupumilit na pumasok ng mga aswang. Maaaring kaya pinangingilagan nito ang kanilang bahay dahil sa trespiko ng albularyo na nakadikit dito. Sa paglalim ng gabi, unti-unti na nilang naririnig ang animoy pagsigawan ng mga aswang sa labas ng kanilang tahanan. Dala ng kanyang kuryosidad,
Minabuti niyang sumilip sa siwang upang tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Pagsilip nila dito, bumungad sa kanila ang mga aswang na pinalilibutan ang dalawang naglalaban. Dahil sa dami ng mga ito, kung kaya't hindi niya agad nakita ang kanyang kaibigan. Nang medyo lumiwanag ang buwan sa paligid, kitang-kita niya kung papaano yun maghirap sa harapan ng kapatid nito. Hindi naniniwala si Taboy na natatalo na ang kaibigan niyang yon, lalo pat kani-kanina lang pansin niyang walang laban ang katunggali nito sa duelo. Nang dumating na sa puntong napaluhod na yon sa lupa, dali-dali naman siyang lumabas ng bahay nila upang ilahad sa mga kasama nitong aswang ang pandaraya nitong ginagawa. Nang marinig naman yon ang mga nilalang, bigla naman yung napatahimik na parabang hindi sila makapaniwala sa kanilang mga narinig. Pagtitig nila sa kinaroroonan ni Taboy, agad naman niyang nasipat ang isa sa mga ito na dahan-dahang lumalapit. Pagharap nilang dalawa, bigla naman yung nag-angil habang nagtatanong sa kanya kung ano ang kanyang pruweba sa mga katagang binitawan niya. Nang marinig naman ni Taboy ang sinabi nito, naglakas loob siyang utusan ng nilalang na yon na siyasatin ang buong katawan ng katunggali ng kanyang kaibigan, kalakip ang isang kasunduan na kapag wala sila roong nakita, malaya silang patayin siya kasama ang kanyang mag-iina. Dahil sa inilahad ni Taboy, kaya na may hindi na tumanggi ang nilalang na yon. Upang magkaalaman, bahagya nitong ipinatigil ang duelo. Siniyasat nila ang katawan ng magkabilang panig hanggang sa makita nila sa kapatid ng kaibigan ni Taboy ang isang pinagbabawal na mutya. Pagsilay ng mga aswang na yon sa gamit, agad naman nilang pinalibutan ang katunggali nito para patawa ng parusa. Sa isang iglap, walang pagdadalawang isip nila yung pinagtulungan hanggang sa dumating ang puntong harap-harapan nila yung nilapa. Walang pakialam ang mga aswang na yon kung pinuno pa nila ito sa kadahilan ng ang ginawa nilang aksyon na ayon lamang sa batas ng kanilang pamilya. Matapos nitong mapatay ang kapatid ng kaibigan ni Taboy, agad naman yung lumapit sa kanila para ilahad ang isang mabuting balita. Ayon sa nilalang na nakausap niya, maaari nang makauwi ang kaibigan niya gawa nang napatunayan na nito ang kanyang sarili. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, doon pa lamang sila tuluyang nakahinga ng maluwag na parabang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Makalipas pa ang ilang minuto, paisa-isa na ngang nagsialisan ang mga aswang, bit-bit ang bangkay ng kanilang dating pinuno. Sa pagkawala ng mga ito, agad namang humarap sa kanya ang kanyang kaibigan habang taus-puso yung nagpapasalamat. Kung hindi sa tulong ni Taboy, maaaring nagawa na siyang magapi ng tuso niyang kapatid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya na babalik na yon sa kanilang pamilya noon ding mismong gabi. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi naman niya yon pinigilan, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na matagal na ding hangad nito ang bumalik sa kanyang sariling kadugo. Sa pag-alis nito sa kanilang tahanan, agad namang tumalikod si Taboy kung saan doon niya nasilayan sa pintuan ng kanilang bahay ang albularyo. Kagaya niya, nanlulumo din ito, gawa ng napamahal na din dito ang kaibigan niya. Makalipas pa ang mga araw, laking gulat na lamang ni Taboy nang masipat niya ang kanyang kaibigan na naglalakad papalapit sa kanilang tahanan. Ibinigay nito sa kanya ang isang supot na naglalaman ng mga papel na salapi bilang pasasalamat. Hindi lang doon nagtatapos ang tulong nito, sa kadahilan ng ito na rin mismo ang nagbigay lunas sa kanyang mga anak. Alam niyo ba, dahil sa kaibigan niyang yon, bumalik sa normal na estado ang dalawa niyang anak. Labis-labis naman niya yung ipinagpasalamat, gawa ng buong buhay niya,
hindi niya inakalang magkakatotoo ang kanyang pangarap. Hanggang sa pagkamatay noon ni Taboy, paulit-ulit niyang inilalahad sa kanyang mga anak na nakasaksi siya ng isang duelo ng mga aswang. Ngunit merong isa sa mga ito ang gumamit ng ipinagbabawal na mutsa ng mga gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Ipinagbabawal na mutsa ng mga gabunan. So, anong klaseng mutsa to? Mas demonyo pa sa demonyo? Kasi alam naman natin lahat na ang gabunan parang pinuno yan ng mga nasa kaliwa. Tapos meron pa silang ipinagbabawal na mutsa. Or pwede rin na yung mutsang yon galing mutsa ng kanan. Di lang kasi nasabi kung anong klase ng mutsa . Sana meron tayong ideya no, kung anong klase ng mutsa yon. Tsaka kung bakit siya nakakatalo o nakakapangpahina ng gabunan. Kasi kung papansinin niyo yung takbo ng kwento, malakas sana yung kaibigan ni Taboy. Ang problema nga lang, dupang yung kapatid . Gumagamit ng ipinagbabawal na mutsa . Pero kung kanan yon, ang tanong ko lang din, bakit hindi naman nanghihina yung kapatid ni Taboy? Ano ba to? Merong basbas ng albularyo na mula sa kanan? O di naman kaya, kaya niya talagang salagin lahat ng kapangyarihan ng mutsang yon. Pero may ibang gabunan na hindi yung kayang saluhin. Tulad na lang ng kaibigan ni Taboy. Pwedeng ganun . No? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.